Welcome to News 5 Everywhere. Magandang umaga, ako si Alex Salikpala. Sa Action News Alert, isang grupo ng mga pulis ang tinambangan ng mga hinihinalang New People's Army habang nagja-jogging sa Barangay Kabunagan, Tadian, Mountain Province ngayong umaga. Sa report ng interaction.com, oras ng regular na ehersisyo bago mag-agahan ang nasa 100 pulis nang bigla silang pagbabarilin ng mga umanoy NPA. Isa ang patay, dalawa ang sugatan at meron na daw mga na hostage na kinukumpirma pa ang bilang. Walang armas ang mga pulis ng tambangan kaya hindi sila nakapanlaban. Isa sa itinuturing na pinakamapayapang bayan sa Mountain Province ang Tadian kaya pinili itong training site para sa mga pulis. Kasalukuyan namang umiiral sa katimugan ng bansa ang Tropical Depression Goryeo. Sa ngayon, nakataas na ang storm signal warning sa 5 probinsya. Alamin natin ang update sa bagyo kay Seth Ubalde sa Action Weather Center. Seth, saan-saan ba makakaapekto si bagyong Goryeo? Alam mo Alex, tama ka, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Depression Goryeo. May lakas ito ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at mabagal ito, no? Nasa 7 kilometers per hour. At nung nakaraang 3 oras ay halos stationary ito, hindi gumagalaw. Delikado yan. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Ito yung kasalukuyang galaw nga nitong bagyong ito. Itong si Goryeo, Alex, ay nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi nga ng Mindanao at maging sa may Kabisayaan. Dito sa atin sa Luzon, hindi pa natin mararamdaman ang epekto nito hanggang sa mamaya o hanggang sa this weekend pa, no, Alex? Nakikita natin yung galaw niya. At maaaring itong bagyong to ang unang bagyo na magla-landfall po sa ating bansa ngayong taong ito. At nakikita nga natin, bati sa ating Metro Weather System at maging po sa Tala ng Pag-asa, maaaring ito nga pumasok dito sa may Aurora, Isabela area, bandang Linggo o Lunes. At dahil nga sa lapad nito, maaaring maging tayo sa Metro Manila ay maapektuhan. Ngayon, nakataas naman po ang storm signal warning sa Samar Province. May 2 probinsya dyan sa loob ng Samar, no? Sa may Dinagat Island at maging sa may Siargao Island. Itong mga lugar na ito ay makakaranas po ng hangin na maaaring magpatumba ng mga maliliit na puno, magbaring ng sanga, at ang mas importante dyan ay yung malalakas na ulan na posibleng nga maging sahi na flash floods at landslides. Tutuloy po natin ang update dito sa bagong ito sa www.interaction.com/weatherbreak si Alex. Maraming salamat, Seth. Para sa iba pang balita, bumisita sa www.interaction.com. Ako si Alex Salikpala. Magandang umaga. Action News Alert! News Alert! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.